Hey Chiko! Again, this is Project 824. Actually, nag-start yun noong Feb 22, noong napanood namin yung video ni Ma'am Joana regarding the opening of the third contest. Mm-hmm. So, actually, naisip namin, sana ba tayo? Kaya lang, busy-busy talaga kami. Meron kaming banding noong 23, kinabukasan, mm-hmm. na with our friends. Tapos, meron kaming shooting ng Feb 26. Mm-hmm. Meron kaming shooting schedule ng March 1. So, mga tuloy-tuloy. Paano kaya yun? Pero guys, grabe. Midnight ng bago mag Feb 23, nag-message yung best friend ko. Yung kami, mga kamit-up na yung kabanding namin. Ayun, na-move yung aming... Dahil na kasi sakit eh, na-move siya. Nang biglaan din namin alam. Then, nung Sunday, nung Monday, nalaman na lang namin na hindi rin pwede yung mga kashoot namin ng Feb 23. Yung mga actors natin. Kaya sabi ko, God, talaga bang... Gusto mo talaga kami mag-sumali sa Hey Chiko contest. Abang hinawi niya lahat ng schedule. Hmm. Siya na talaga kumahan. So, noong Monday, actually, doon kami nakapag-conceptualize kung ano ba yung gagawin namin for Hey Chiko. So, actually, marami kami kinoconsider na for that performance or for that talent. Siyempre, sabi ni Ma'am Joana na ano, creative, kailangan daw something na talagang binigyan mo ng effort. Doon sa naisip namin talaga na what if gumawa kami ng something na makaka-relate yung mga participants, yung mismo channel, yung isang time, yung channel, HGS. And at the same time, makarelate din yung mga tao makikinig. Diba? Hanggang sa dumating kami sa point na, what if kaya, mag-create tayo ng sarili natin soon. Diba? Tapos lagyan natin ng onting rap, tapos lagyan natin ng sayaw, sisumasayaw naman po kami. Hanggang sa nabuo namin yung concept na, what if, music dance video na lang yung gagawin natin. Yes, so that's Monday, Feb 24. So nung Feb 25, naghanap na kami ng mga music. Actually, music. Marami siya, pero pinipiliin namin talaga kung ano yung mas bagay, mas sakto dun sa hip-hop na sayaw. Dapat hindi copyrighted. So, sa audio library kami naghanap. So, yun yung nangyari ng Feb 24 Monday, 25 to start. Pero, hindi pa rin kami nakapag-gawa talaga nun kasi meron pa rin kami nirarush na i-edit. Actually, yung nirarush namin yung top 12 reasons bakit nanonood ng YouTube ang mga Pinoy. So, yun. So, Wednesday na actually kami nakapag-focus. Nakapag-start, mag-compose ng kanta. So, yung nag-compose kami ng kanta ng Wednesday, ng Feb 26, medyo challenge talaga siya kasi kailangan may rhyme, kailangan may meaning, diba? Yes, yung beat, medyo ganito kasi yung beat niya, medyo hindi siya. Kailangan alam mo kung saan dun yung part na papasok yung chorus. So, ganyan yung beat niya. Paulit-ulit lang siya, no? Yun. So, actually, kailangan alam mo yung beat, alam mo din kung ilan stanza. So, kinategorize din namin kung ano yung kung ilang stanza and kung ano yung mga topics, general topics per stanza. Parang kumbaga isang story siya na parang hindi lang siya bigla ang inilagay ito. Merong mga meaning per stanza. Per stanza. And yung mismong chorus. Meron na doon. Okay. So, tumagal talaga kami ng halos buong araw para lang matapos yun. Kasi ako sumpat, no? Parang isang umaga, hapon, gabi, nila. Minsan kasi parang nalahanap din yung mind natin ng time talaga para lumabas yung creative. Lalabas yung creative choices mo. At the same time, hindi kami nag-start na hindi kami nag-pray. Kasi iniwala kami yung wisdom talaga. Kailangan nang gagaling kay God, para talaga yung gagawin mo. Guided. So, yun, buong araw, may tayo pa lang, natalo ka. Oo, pag hindi ka nangyari, ayaw ko. Ako hindi, dito. Eh, misahan, gusto ko, ayaw niya, gusto ko. Yung sabi namin sa'yo, mukha ka ng sarili mo na talagang mas maganda sa ginawa ko. Pag nakagawa siya, edi yun. Yun yung isasakta namin doon sa song. So, hanggang hindi kami nakabuo ng yung talagang sakto doon. Perfect for that stanza. Pag-uusapan namin ng masin sino talaga. Hindi kami talaga nilipat sa susunod. So, yun siya. At the same time, yung beat din, medyo mahaba siya, nasa around 4 minutes higit. Tinrim down yan after 3 minutes cut. Kasi masyado nang kapagod gumawa na. At saka yung mismong tono niya, dahil pare-parehas, kailangan medyo maiba mo yung tono eh. Kasi monoton si pare-parehas eh. Actually, hindi kami marunong mag-blend. Pero tinry talaga namin yung best namin mag-blend kami. At hindi talaga tayo rapper. Hindi rin kami rapper. Hindi rin talaga tayo rapper singer. May idea lang kami, so yun. So yun yung Wednesday. And then no Thursday, doon naman nag-memorize. Yes. Memorize, internalize. Mm-mm. Medyo mahirap kasi yung mabilis. Pag sa umpisa, medyo mabilis pa siya. Lalo hindi ka pa familiar. Yes.
So, hirap kaya mag-memorize na ang character dapat. Tapos doon, dun yung time na nag-choreograph, Feb 27. Siya, kasi most of the time talaga, siya yung nag-choreograph sa amin. Yes. Dahil ito mga something hip-hop. Pero dahil nga, once or twice na kami nagsasayang itong mga previous years. Every year, ha? Once or twice. Medyo kinakalaon. So, talaga naghanap ng medyo may babagi din. So, second day, ginawa na lang ng something makaka-predict mo sa lyrics ng mga steps. So, yun, thank God. Talagang tinutulungan kami ni God every step of the way. Yun, so, nag-choreograph. And then, nung Friday, memorize ulit. As in, memorize ng kanta. Para recap. Then, kasama ng sayaw. Practice ng sayaw. And then, nag-prepare na kami lahat ng gadgets, lahat ng outfit na gagamitin namin. Kasi shoot namin ng Saturday. Hindi ako magkahano. March 2. Yun. So, sa KSN Circle, diba? So, apat yung outfit namin. Halos dalawa lang yata yung nagamit namin. Kasi alas na sa tayo nakarating doon. Naghahanap ng hapang laharan. Yes. Pero bago yun, guys. Bago kami nakarating doon, madaling araw, nag-shoot kami. Alam niyo, kami nag-shoot na, nag-record ng audio. Temporary audio natin. Yes, para meron kaming guide para dun sa circle. Sa banyo, guys. Apo. At kailangan madaling araw para wala talagang ingay. Mm-hmm. So, yun na yun ang pinaka-studio namin, banyo. Mm-hmm. At take note, pause-pause kami sobra dun. Mm-hmm. So, as in, kakaliwan lang po talaga ng paraan. Pause-pause, para so, pasensya na sa boses namin. Mm-hmm. Pause-pause at yung aming shooting, 2 PM nandun kami sa kanyang circle. Ang dami nilakad. Bago kami nakapunta sa mga area. Yeah. So, doon pa lang kami din na-explore kung saan area. Tapos, may nag-shoot ka, akala mo okay na madilim yung kuha. Okay na may darating may mga dumarang tao. So, may ilang may natutong iingay. May copyrighted music pala, no? So, ang daming mga challenges na naman. Tapos, meron pa siya yung mga... May track pa din, ha? May track at may nanonood pa. Actually, ano eh, conscious kami, lalo pag may nanonood. Kaya, doon pa lang, hindi mo na natin. So, ganun. Kaya, ang dami namin take noon. Napagod na kami, paulit-ulit. Alam niyo ba na, mas marami pa yung take namin. Siguro mga 1/4 lang yung good takes. Marami ka na. 3/4 lang. Sakit sa ulo, ano yun? Yeah. So, yun yung Sabado nang shooting kami. Pero dahil nga kulang kami sa oras, less than 3 hours, 4 hours na kami nakapag-shoot doon. Hanggang 6 PM kasi gabi na, guys. Hirap mag-shoot pag gabi na. Si Manong Guard, nasita pa tayo. Kinala mo yun? Oo, mga bawal na lugar doon, guys. Even doon sa stage power doon. Yeah, so yun, napapalayas kami doon. Punta kami doon. Para, uy! Tapos yun lang, pero tayong ano, na on the spot na mga nag-rehearse doon ang mga taga-iris sila eh. Taga-iris. So yun, kinapalala naman namin yung mukha namin. Ina-approach namin sila. Hintay namin sila siguro mga less than 1 hour. Para bago namin sila ma-shoot. So, ayun, talaga ni-rush namin. Pero yun nga, may meeting din kami after that. Right after po na. 7 PM onwards lang. Siguro mga 1 AM na kami nakarating ng bahay. Kaya talagang pagod. Laking puyat din at the same time. So, nag-decide kami na talagang hindi pwede. Kailangan may shoot pa kami sa other venue. Kasi kulang talaga yung clips namin. So, pinabukasan, nais namin natin gamit. That's March 3. Imagine, March 4 ang submission. So, March 3, kailangan mag-shoot pa ulit kami. Nag-shoot muna kami dito sa bahay. Yes. So, yung mga... Hapon na yun, ha? Hapon na yun, mga after lunch. Matapos kami mga 5 PM. Nakarating kami doon sa third venue namin. Around 5 PM. Pasado na. Palubog na yung araw. Sa siyang mall. Sa siyang mall. Mm-hmm. And kailangan medyo patubo din dahil at may mga nakatingin. Mga nagmamasin. Ano ginagawa niyo? At meron na may stock po sa amin doon. Ano ba yan? Sinusundan kami kung saan kami nag-rock doon. may mga type na nakaka-confuse kasi nga. Misip nila, ano yung ginagawa namin? Kasi minsan lip-sync namin siya ginagawa. So parang nag-out lang kami, parang, wow, ano yung ginagawa namin? Para sila mga baliw-baliw siya. Grabe. So, nakapala na lang talaga ng fans. Yun. Mm-hmm. Pero, first time namin siya ginawa, kaya medyo bago sa amin. Mm-hmm. Nakaka, ano lang, pressure lang. Sobra. Kasi first music dance video na kami talaga yung main. Pati mga shoot namin doon, na shooting, mga shot namin doon. Hindi naman tayo sobrang nakapag-shoot kasi nga sobrang talagang tight na yung ano oras eh, diba? Yes. Parang kumbaga, yan, kung ano nilang yung 5 PM to 6:30, doon kami sa mall. Tapos nagsimba muna kami 7 to 8. Tapos bumalik ulit kami sa mall kasi kulang pa rin. Hindi pa tapos. Nung bumalik kami sa mall, 8 to 9. Actually, alam niyo ba? Yung nandun kami sa hagdanan, kung napapansin niyo yung shootan. Ito, lagay ko yung clip. Yan, yung nasa hagdanan. Actually, napatayan na kami ng isudyo. Papatay na yung mga illusion. Closing na sana ng mall. Closing na. Tapos yung nandun sa labas kami, yung medyo maliwanag. Ito. Actually, ano yan? Yun yung nandunong part. Nandun na kami sa labas. Wala kami choice nun. Na buti meron pang maliwanag na area. So, pag-uwi lang sa bahay, halos konti lang din ang tulog. Ayos yung gamit. Kasi editing mode naman. Actually, bago pa tayo nag-edit, kinabukasan, 4 AM, imagine mo, nag-record na. Nag-record kami ng halos wala nga tayong tulog nun. Nag-record ulit kami kasi kailangan final na. Pero yung buhos namin halos talagang paubos na. Paubos na, ginawa na lang ng paraan talaga. Halos wala na, halos sa 8 na. Pero yun,
pagka-record namin ng alas 4, dire-diretso yun, renaming ng lahat ng clips, imagine nyo. Ang dami. Halos 3/4 ng lahat ng clips namin. Bad takes, tapos good takes namin, 1/4. Ilang, papanoorin yun isa-isa, tapos i-rename ko na yung mga good shot. So, yung reaction pa lang, ubos na. Renaming pa lang, in March 4 na yun, Monday. Tama? Oo. Yung renaming pa lang, tapos yung check ng intro sa outro, di ba? Yung talent. Intro, outro, tapos mismo final audio, yung with our voice. Siguro nabot kami naman hanggang alauna. Dos na i-edit yun. Wala pa yung mismong edit ng mismo. Wala pa yung mismong main clip. Yung wala pa po. So, siguro mga 2 pass na kami nag-start ng main clip. And may nangyari pa, nung mga around 4, talagang ano kami, kasi talaga guys, pag talagang hindi kami nagkasundo, talagang kailangan mag-compromise eh, kailangan dumating sa point, mag-meet kami halfway, kasi kung hindi na po, wala talaga, away to away. Saka, tingin namin, meron talagang point middle. Meron talagang gusto na, may bad force na gusto talaga na huwag kami makaabot sa submission, makapload. And meron, alam ba, meron pang moment challenge doon. Huwag na alamin. Basta may moment challenge. May moment challenge pa na nangyari. Grabe. Tapos yun, yung lahat ng halos minuto nagpipray talaga kami sobra. Kasi hindi kasanay talaga mag-edit ng one day. Actually, hindi pa talaga ako sanay mag-edit na super rush. Pag naramdaman ko na hindi na kaya ng katawan ko, hindi ko talaga pinipilit. Kasi, ahirap. FYI, yung pag-edit, pag any job na nakaharap sa computer, nakakadrug siya ng energy. Kasi diba, radiation. Papasok sa katawan mo yan. Panghina. Yes, tapos nakaka-hugger yan, nakaka-stress yan, nakaka-stress yan. Lalo pag hindi tuloy-tuloy na hindi ko lang ginagawa, hindi ko pumagalaw. So, yung Monday, nangis ko yung editing ko na sa around 2, 3, 4. Depende kung gaano kahaba yung video and gaano ka-complicated, lalo kung maraming clips yung pagkukuhatan. Kasi kailangan yung shot nun eh. Eh dito, walang one day. Walang hours one day. Lang. Few hours lang. Hindi pong, wala hingahingahan. Ito yung editing dito, hindi pong 5 minutes edit ko na sobra. Kasi kung may pintig yung ulo mo, halos parang gusto mo na matulog na lang. Kaya ako sa kanya, talaga may time. Pinatulog ko siya ng mga 30 minutes. Yung pinakamahaba na edit. Pati mo din yung isip ko. Sabi ko, okay, sige, ratratin mo na natin. Yun, so, ganyan yung nangyari, yung grabe yung rush ng editing. Kaya, sobrang nag-pray talaga kami every minute, every hour. Sobrang, sana umapot. Pero sabi ko, ako naniwala talaga ako. Talagang naghatakan kami ng energy na pagsigat nalaw to. At talagang gusto niya itong masabi to. Maniwala lang tayo, kakayanin to. Yes. Kahit imposible, mukhang imposible, pero pag siya gumalaw, talagang hindi kong yung katawan mo bibigyan na yung isip mo hindi na kaya. Pero yung mag-re-recharge. Yeah, yung, pag yung faith mo na yung gumalaw, yung sigat na yung gumalaw, talagang grabe. Kaya yun, imagine 11:35. Nang Monday, doon pala kami naka-render. So, grabe, hello. Matatagal tayo. So, 11:58, doon pala nagta-transfer to WeTransfer. Napunta kayo ng Joana. Ganda ba sa nakapait yung oras, guys. Kaya, para tayo na si roller coaster yung parang, tipo, nakabang kami papasok ba? Actually, wala pang ang lyrics yun. Dapat may lyrics yun, yung music video. Kasi hindi talaga, sabi ko hindi nakakayaan. So, pero yung, thank you. Kaya meron kami yung nagawa ng lyrics na doon sa channel namin first. Ito yung link, guys. Yan. So, praise God. Talagang from the beginning, before kami sumali, hanggang sa kadulung part. Siya talaga. Talagang tinulungan kami all the way. Talagang merong, alam yun, may dahilan, may purpose kung bakit namin siya natapos, kung bakit namin siya nasubmit. At the same time, kung bakit din kami siguro napili. Bilang as Hey Chiko. Si God. Marami siyang plano na hindi natin na-explain. Pero alam namin yung plano ngayon talaga. Hindi para sa amin eh. Para from him to us, ma-overflow namin sa amin. Saka, yung more than yung award or kung ano man yung prize, iba yung alam mo na meron kang na-impart, meron kang na ibahagi sa iba na alam mo makakatulong sa kanila para mas maging fulfilling yung pag-stay nila dito sa mundo na to. Diba? Mas maging, alam mo yung serve nila yung quality talagang purpose nila iba. So, sobrang masaya kami ni Mitch na talagang ma-serve kung ano yung purpose din namin. Kahit alam naman na meron kami mga natamaan. Sorry guys, naniniwala kami na lahat tayo nag-talent pero kailangan kahit nag-busy tayo, bigyan natin na kahit unting-unting oras kung ano yung bigyan gift. Kasi, pwede yung mawala o pwede yung puminsahin. Yes. Kagaya na nangyayon sa amin, unting-unting parang hindi mo siya nagagamit, parang hina yung power mo lang. Pero, pag ikaw talaga para to, ibabalik at ibabalik. At the same time, yung ginagawa namin na to, na siguro isipin na iba, parang
ito ginagawa niya, sobrang nagpapahirap tayo ni sarili. Pwede mo pala sarili niyo, bakit ganyan, ganyan. Actually, dahil ito yung passion namin, hindi siya madali, pero dahil ito yung nakatanong sa amin, ito yung masaya kami ginagawa. Kahit kung ulit kami nahihirapan or nag-effort ng malaki sa mga project videos na ginawa or gagawin pa namin, so, na-overpower yun yung excitement, yung saya na ibibigay ito. Dahil alam namin na marami kaming natutulungan or marami kaming pwedeng ma-inspire. At sila rin mismo, pwede na sila makapag-inspire. Hanggang sa maging domino effect na siya sa marami. Yes, kung si God na nagpo-provide ng lahat. Yeah. So, we'll just continue whatever we started. This is just the beginning. Doon sa mga gagastusin namin for our weekly project videos doon sa aming YouTube channel na Project 84. So, marami kasi kami na naka-line up na content. Marami rin kami na dami na namin line up na collaboration with people. Mga nag request ng collaborations. Actually, kayo sula itong ano, walang age limit siya. Bata, maganda. Lahat, talaga, as first long as tao ka, bigay ka. Diba? Naniniwala kami na may kakayahan ka ng influence ibang tao. In a good way. So, everyone is welcome. Yun lang guys. May you continue to support Hey Chiko para tuloy-tuloy din yung pagtulong sa mga talented, gifted Filipino out there. Yeah. So, dalawang mga nag-upisa pa lang or yung gusto lang i-share yung talent na for a cause or for a purpose. See you in the next project video.